Bago natin i-flex yung ating ice plant ay mamitas muna tayo ng ating strawberry at hindi pa siya mapula. Huwag na muna natin siyang kuhanin. At nakikita ko guys na may powdery mildew tong ating strawberry dito sa hindi natin siya kakainin. Ayan. At yung kabila niya ay hindi pa pala hinog dahil meron siyang powdery mildew ay isasama na lang natin siya dito sa ating swamp fertilizer. Ayan. So lagi nyo lang siyang haluin at huwag hahayaan na naka-expose para hindi sila langawin. Ayan. And then ito yung pangalawa nating swamp fertilizer na pinagtanggalan ng ating puno ng mansanas, ng mint, at naglagay din tayo ng saging dyan kasi mas maganda kung may balat ng saging talaga guys. At ang laki ng ano oh, ang laki ng butike. Hindi lang nakakita ng ganyang kalaking butike. Ayan oh. Diba? Ang laki niya ha. Tubaba na siya sa dami ng insekto dito sa ating paligid. Alam nyo ba guys, dahil araw-araw na ako nakakakuha ng strawberry, hindi na pinapansin ng anak ko yung strawberry. Kaya ang plano ng lola nyo ay magpapadami na lang ako ng runner muna. Kasi nagsawa na yung anak ko sa strawberry dahil araw-araw ay nakakakuha nga tayo at ayan. Ito maasim-asim pa to. Pero okay na yan. Hindi na niya pinapansin yung strawberry natin guys kasi masyado na siya nasawa. What if madami pa tayong makuhang strawberry? Para lumaki yung ating mga bunga at hindi mapunta dito sa iba yung kanilang nutrients, tatanggalin nyo na. Sabi nga, kapag nagtatanim tayo ng strawberry, ay bawasan natin yung pagiging greedy. Kailangan mag-decide tayo kung ano lang yung gusto nating palakihan ng mga bunga. For example, yan lang. Itira natin, inalis natin itong mga bagong bulaklak na kung saan ay maliliit para mas lumaki yung ating mga bunga. At hindi na tayo guys magtatanggal ng ating mga runner. Magpapadami na tayo ng ating runner this time. Plano ko kasi magtanim ng ating mga strawberry dun sa ating farm pag natapos yung mga pang-summer na mga gulay. Kaya kinakailangan natin ng marami-raming runner. At dito, hindi ko na pinapakailaman. Ayan, hinahaya ko na dumami yung ating mga runners dito. Talaga, itong ano na to, yung insekto na to, yung mabalahibo, yun talaga yung pinakakainis ako kapag ganitong summer. Ang dami-dami talaga nila, promise. So, ayan lang guys, yung strawberry natin na nakuha natin for today's video. At meron ditong isa. Ito naman yung ating first harvest natin to guys ng roseberry. Ayan. Ang kulay niya ay mas dark siya kumpara dito sa ating mga normal na strawberry. Ayan. Kaya tinawag siyang roseberry kasi nga ay parang rosas ang kanyang mga bulaklak. At siya ko naman i-flex sa inyo yung ating ice plant na request naman ni Mark Espinosa. Lagi niyo itong kinocomment sa atin. So ito yung loob ng ating talent. At ayan na lang yung mga mangilan-ngilan nating natitirang mga punla kung saan ay yung ating mga pakwan na hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Ang ganda na ating mga pakwan. Kaya lang yung mga pakwan natin na yan ay hindi natin sure kung anong variety sila. Pero yung iba ay ayan, Sweet Beauty and Yellow Petit. Tapos yung unknown. Ito hindi ko alam kung anong pakwan. So ito na guys yung ating, ay no, shoshod naman ako dito. Kasi alam nyo guys, etong buto na to, bigay lang to sa akin ni Eric Higa na follower natin. Nagpadala sa atin ang buto ng ating ice plant at ito nga tinanim natin. At alam nyo ba guys, ang ice plant ay invasive. Kaya may batas din yung ibang bansa na huwag basta nagtatanim nito. Kasi para siyang ano talaga guys, damong ligaw lang. Kung mapapansin nyo, nagtutubuan lang yan kung saan-saan sa mga kalsada sa ibang bansa. Pero dito sa Japan guys, kung natutunan kainin na kinakain pala yung ice plant. At medyo maalat-alat yung kanyang lasa. Pwede nyo siyang ihalo sa inyong mga salad. At so ito na yung binigay niya sa atin. Actually sa isang ganitong cup, tatlong buto ang nilagay ko. Tingnan nyo, isa lang yun na nag-sprout diba? At alam ko, itong 10 hilera na to ay puro ice plant. Pero yung nag-sprout natin ay ito lang. Tatlo lang. Diba? At ito pa nga yung isa, apat. Kaya lang ay naghihingalo siya. Pero titingnan natin kung mabubuhay pa din natin yan. So, ang gagawin natin guys ay, ayan, nakasulat, ice plant. Maraming klase ng ice plant guys. Ang ibig sabihin kasi ng ice plant, yan yung mga pangkalsada na matitibay na resistensya ng mga halaman. Actually, meron akong kinuha nung last time, diba, napanood yung video ko na kumuha tayo ng mga bulaklak sa tabing dagat. Yun din ay mga variety ng ice plant kung saan ay matitindi sila sa sobrang lamig at sobrang init. Eto, hindi ko lang sure kung kaya niya yung lamig. Pero malakas siya mamulaklak at malakas siya magbuto. Kaya yung buto niya na lang siguro ang another mag-i-sprout kapag dating ng spring. At dahil wala tayong tanim dito sa area na to, eto yung mga pinagtanggalan ko ng bulaklak na kung saan nung namatay si Kiki My Love ay
tinanggal ko yung mga bulaklak niya. And then ito natuluyan siya na tegi, hindi na nag-sprout yung kanyang, ayan yung pinaka sanga niya. Dito naman sa kabila na pinagputulan natin ng mga bulaklak ay nag-i-start siya ulit na magkaroon ng mga panibago niyang dahon. So ayan. At ang gagawin lang natin, yung ice plant natin ay dito na lang natin siya itatanim. Tinatanggal ko lang saglit guys yung mga damong ligaw na malakas kumalat katulad nito. Diba? Nagpapanggap siya na halaman siya dito sa aking taniman. Ito oh, nagmimix siya dito sa ating mga bulaklak na para hindi siya mahalata. Ito pa yung isa. Ayan, ito. Damong ligaw din to guys. Ang lakas niyan kumalat. So, ang gagawin natin, even tong clover, lakas din niyang kumalat. Ayan lang natin tong ating mga dahon-dahon para madali natin siyang makita kung tinutubuan na ba siya ng damo o hindi. Ang maganda dito sa ice plant guys ay nakakapagpababa siya ng blood sugar at ganun din yung fatty liver ay maiiwasan. Kaya yung mga mahihilig sa karne mas maganda kung magsasabay kayong kumain ng salad na ice plant. Maganda talaga magtanim ng mga herbs, ng mga halaman na kung saan ay mayroong mga benefits. Kaya ako guys, hindi ako basta-basta nagtatanim ng mga ornamental plants kasi mas gusto ko yung mga halaman na naipakinabang at nakakain. Ganyan ako mamili ng itatanim ko. Kasi magtatanim din lang ako ng bulaklak rin lang ang gusto ko. Lahat naman ay namumulaklak. Pero syempre, ang gusto ko ay yung mapapakinabangan ko na, yung makakain ko na. Diba kasi gumagastos din lang tayo dyan o napapakapagod din lang tayo dyan sa pagtatanim. Sa pagbabantay sa kanila yung oras natin. So ayan, dyan ko sila itatanim. Dapat ay nasisikatan ng araw yung kanilang pagtataniman. Alam niyo maganda dito sa paso na napili ko na to guys ay nag-i-stack yan ng tubig sa ilalim ng hanggang dito. Wala siyang butas sa ilalim ng direct. Ang style ng paso na to sa gitna niya ay nakaangat siya and then mayroong siwang sa mga paligid niya na malalim na part na dito. At kaya kapag ka nakalimutan niyo magdilig, ang mangyayari ay sisip-sip nila yung extra tubig na nandito sa ilalim nila. And then yung mga butas na itong paso na to nandito sa part na nasa gitna na kung saan yun yung part na mataas. Kaya meron siyang mga tubig na stuck sa ilalim. Kaya kung makalimutan yung matuyuan man yung ibabaw ay huwag kayong mag-alala dahil mayroong siyang stock na tubig sa ilalim. Ganyan ang mga pipiliin yung mga paso kapag kayo ay bibili. At the same time gagamit kayo guys na mga yung mga pansala na bato na inilalagay sa ilalim muna ng paso bago kayo maglagay ng lupa. Yun yung para tagasala ng lupa. At the same time ay hindi mabababad ang inyong mga ugat sa tubig kung sakaling kayo ay mapasobra ng pagdidilig. So yan, babalik natin yung ating mga ayan, pinag-ugatan nila din naman yan. Diba? Eto, sasapalaran pa rin natin to kahit na hindi siya masyado. Parang natuyuan siya eh, actually. Ayan. So tingnan natin kung kaya niya mabuhay. Dahil malilim pa dito, so may moist pa sila. Kapag ka magtatanim kayo, kailangan ay yung wala pang araw kapag magta-transplant kayo para hindi sila basta-basta masisikatan ng araw at agad-agad matutuyo ang lupa at hindi sila mategi para maging success ang inyong mga nirepat na mga halaman. So ayan na guys yung ating ice plant Mark Espinosa. Ayan na yung request na dalawang beses mo pinaalala o tatlong beses sa akin. Thank you so much sa iyo, nagkaroon tayo ng topic. Ayan, mag-iingat kayo kung saan nyo siya itatanim dahil napakalakas niyang gumapang at sabi ko nga sa inyo, ligaw na damo lang siya pero napakadaming benefits. Sa mga magtatanong sa makakabili ng buto ng ice plant, try nyo guys dun sa online. Ang type nyo lang ay edible ice plant kasi maraming klase ng ice plant. That's it guys!